Ayan, so bakit nga ba tumatagas yung ating mga karburador? Bakit nga ba tumatagas yung karburador ng katropa natin? So, madaling ano, explanation lang yan, mga katropa. Dahil po sa dumi. So, saan nga ba pumapasok yung dumi? Ano nga ba yung mga dumi na ito? Ito yung mga buhay-buhangin, kalang-kalawang, na napakaliit lang pong particles. Na napakaliit lang nito na lumulusot sa mga strainer, no, sa mga filter na motor natin, no, pumapasok sa ating karburador. So, sa unang filter, no, yung galing sa tangke natin. No, sa tangke natin, mula sa tangke, dadan ito sa fuel filter, no, papasok, kalimbawa ganito yung karburador mo, papasok dito sa may pasukan ng gasolina. Okay. No? Then, lalabas yung gasolina dito. Sa pinaka nagsasara ng fuel, eh, nakikita nyo, yung nasa loob, yan, yung mga tangat yung tinuturo ko, ito. Ito siya. So, mapakita ko sa inyo mamaya. No? So, yun po yung unang posibilidad kung bakit pumapasok po yung dumi. So, pangalawa po, dito po sa ating air filter. No? Sa ating air filter, no, hindi 100% dinasasala yung dumi, pumapasok to sa ating carb. Tingnan naman yung carb na to, no? Ang linis. Ayan, so paano natin lilinisan yung ating carburetor? Saan natin titignan? Ano yung ating gagawin if may pumasok ng dumi sa ating carb? So, syempre, una, linisin mo yung carb mo, syempre, di ba? Ayan, yung cup niya rito, linisin mo. Ayan, linisin mo siya kasi nakapasok na yung dumi na nandyan yan sa loob, no? Tapon mo, linisin mo ulit. Then, bago mo yan ibalik, sa mga ganitong klaseng carb, no? Or sa ganitong klaseng carburetor, eh, same lang po sila. Meron po silang ganito. No, meron po silang float. Ayan. Then, meron po silang lock ng float. Kung mapapansin nyo ito, itong part na ito, ayan, dito. Kuha tayo ng pantusok. Ayan. So, sana naiintindihan nyo siya, eh, no? Ayan. So, ito yung pantusok natin. Tutusukin lang natin ito. Nakikita ba? Ayan, so ito, tutusukin lang natin yan. Then, pansin nyo sa kabila. Ayan, may umulbo. Ay, lumabas. Then, hilain na lang natin yan. Kayang hilain. Tusok ulit, tusok. Ayan, so pag natanggal mo yan, hilain mo siya. Ayan, hilain mo siya. Ito yung lock ng kanyang float, no? Sa mga ganitong klaseng card, no, meron din po ganong, ano, ganitong lock yung kanyang float. Yung iba naman, may screw dito sa gilid. No, tingnan mo na lang kung paano matatanggal ang iyong float, no? So, tanggalin mo itong float. Pag tinanggal yung floater ng ano mo, carb, madadala itong pin na ito. So, ano po yung dumi na sinasabi ko? Tingnan nyo po sa dulo ng ano. Ayan, sa, ayan, yung may kulay itim sa dulo. Eh. No, may kasama siyang dumi. Mag-focus. Okay, ayan. So, nakikita nyo may dumi. Kasi stuck nga yung motor na to. So, ganun po yung nangyayari sa dumi. Diyan po sila sa dulo na yan, no, natatambak, no, na-stuck dito po sa loob. Ayan, kasi nga gaya ng sabi ko kanina, pumapasok yung gasolina rito, then lumalabas siya rito. So yung trabaho po nito, ito po yung nagsasara ng gasolina para hindi po tuloy-tuloy yung pasok niya, no. Pag kulang po yung laman ng carb, yung trabaho naman po ng float, eh bababa siya. Pag bababa ito, ay mahatak niya yung ito. Mahatak niya itong nagsasara sa gasolina. Yung pinaka-pin. Ayan. So, kung sana nakikita, eh, nang hirap. Ano ba ito ipakita? Ayan. So, pag bumababa itong float na ito, pag bumababa siyang pa ganon, nahihila niya po dito sa part na to. Ayan, yung may, yung parang nakakawit dyan. Ayan. Nakasabit siyang paganyan, eh. Ayan. Paano ba to? Nakasabit siyang paganon. No, syempre, pag bababa ng float, nahihila itong ano, yung pin. Nagbubukas po ngayon yung gasolina dito sa part ng ating carb, no? Kasi nahihila po ito pababa. Ayan. So, pumapasok na po yung gasolina. Ngayon, pag may dumi pong ano, nakabara sa dulo nito, gaya ng nakita nyo kanina, mayroon po siyang dumi sa dulo niya, eh hindi niya po masasara na maayos yung carb mo, no? Nakaangat po siya. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po yung pasok ng gasolina kasi hindi niya po masara ng sagad sa taas, no? Hindi niya po mailapat yung goma na ito na nagsasara para hindi pumasok yung gasolina.
Siyempre, meron po siyang pagitan. No? So, papasok ng papasok yung gasolina sa loob ng car mo, kaya nag-overflow po yung... So, yung gagawin mo dito, lilinisin mo yon, tatanggalin mo sa part na yon, no? Kung mayroon kang panghangin or ano-mano mong ihipan, dito sa taas or dito, mga ganon, no? Tingnan yan. No? So, linisan mo sa part na yan, hanginan mo, hihipan mo para tumalsik po yung mga dumi na pumasok dito sa part ng yung karburador. So, same din po dito sa carb na ganito, doon din po nagkakaroon ng problema. No, ayan. So, Papa Chad, paano if nalinisan ko na? Kasi may nagtanong sa akin ganito. May nagawa na rin po akong tutorial nito dati. Nalinisan niya na daw po yung kanyang karburador, pero nag-o-overflow pa rin. So, nilinis niya daw po yung part na ito, at saka doon, nag-o-overflow pa rin. So, ang nangyari niya, katropa, dahil nga sa karburador mo, matagal na, no? Matagal na to, gamit na talaga. Mapapansin mo, mayroon na siyang butas. Ayan, ito may butas na. Dito na nakasabit eh. Ito, na parang hanger, nakasabit to rito. So, tumatama yan dyan. Hindi makikita, pasensya na po ha. Ayan, so, tumatama po yan dyan. Ayan, so, mayroon na po siyang butas. So, hindi na po yung standard yung kanyang clearance. So, automatic, no? Ayan, no? So, naggumawa siya ng kanyang sariling butas. Ayan. Ibig sabihin, mayroon na po siyang akawang na maliit, no? So, kailangan mong adjustan. So, saan ka mag-a-adjust? Paano mo siya adjustan para mahabol mo yung butas sa part ng floater mo, no? Kasi yung may tama na yung float niya dito, tsaka yung dulo rin ng pin na nagsasara ng gasolina ay may tama na rin. Ayan, dahil nga sa katandaan na ng carb na gamit mo, no? Ayan, so ang gagawin mo lang, or kung wala ka pang makitang ganyang butas, nag-overflow pa rin, binalik mo na ganun na ginawa mo. So ganito naman yung gawin mo. Ang gagawin mo dito ay perfect timing. Perfect timing talaga yan. What the fuck? Ayan. So, ibabalik mo siya. Ayan, ibabalik mo yung lock. Ayan. Hindi po mapasok ka. Dali lang ha. Para mas malinaw sa inyo. Ayan, halimbawa, ito na siya, no? Ibalik ko yung lock. Pansinin nyo yung pin sa loob gumagalaw, di ba? Ayan, bumababa, tumataas. Yung nasa loob. Yung tinanggal natin. Ayan. So, saan dito yung gagalawin mo para mahabol mo yung clearance ng ano, ng tama ng yung float. So, punta ka dito sa bandang side na ito, may makikita kang ganito sa floater mo. Ayan. No? Ayan, so. Ang gagawin mo lang diyan, kung anong plies, then hindi makita na maayos, pambihira. Ayan, no. Then ipitin mo siya. Ayan, kuha ka ng plies. Ipitin mo siya. Ayan. So, nag-slant siya eh, no? Nag-slant. So, yung float mo ngayon, dahil nga na-adjust yung clearance dito sa side na ito, no, tutukod na siya dito. Sa dulo. Ayan, tutukod siya dito. Ayan. So, hindi na tuluyang bababa ang iyong float. Magaling kang kupal ka! Ikaw nang bahala mag-adjust kung ano yung adjust yung gagawin mo sa part na yan, no? Then, itong part na ito, naman sa gitna, ito, ay bahagya mong itulak pataas. Unti lang naman, huwag masyadong malaki kasi hindi naman gano'ng kalaki yung clearance niya. Diba? Then, pag nagawa mo na yon, so itest mo yung float mo, if yung nasa gitna ay gumagalaw pa din, baka mamaya hindi na gumalaw eh. Hindi na papasok yung gasolina niya. So, ayan. Gumagalaw naman siya. Yun, di ba? Okay. So, kung sa tingin mo okay na yung nagawa mo, i-test mo siya ngayon, no? Maglagay ka ng hose dito, maglagay ka ng gasolina. Ayan. Then, pag meron na po siyang gasolina, ipihit mo to pataas, itulak mo yung float pataas para magsarap po yung pinaka-pin niya dito sa loob, no? Yung jet, yung pin. Ayan, para magsarap po siya. Ayan, nagsasara ba? Hindi nga talaga makita. Ayan. Ayan, di ba? Nagsasara siya, nahihila pataas. Ay, gumagalaw. So, pag itinulak mo yan, magsasara yan. No? Pag may gasolina ka nang inilagay rito, at hindi tumulo, walang lumabas na gasolina rito, so, ibig sabihin, matagumpay yung ginawa mo. No? So, ayos yung ginawa mo. So, pag test naman,
kung pumapasok yung gasolina, syempre bitawan mo lang to. Ayan. So kung nakita mo na may lumabas na gasolina diyan, tuloy-tuloy yung lumabas na gasolina, itulak mo ulit sa taas to. Tapos nakita mo walang pumasok na gasolina, napigilan niya yung pagpasok ng gasolina, so ibig sabihin okay yung adjust na ginawa mo, no? So kung pagbitaw mo naman ng clot ay walang tumulo, so ibig sabihin nasobrahan ka sa adjust. So adjustan mo naman ulit dito sa part na to na in-adjust mo ito, no? Adjustan mo siya ng onte, no? So yun lang po yung pag-try, pag-test sa part ng carburetor na ito, no? So focus ako dito sa carb ng katropa natin, kasi yung carb ng katropa natin ay Skygo yung nag-request ng video na ito. Ayan. So ganun lang po tropa yung gawin mo, no? So pagte-test nito, itulak mo sa taas din, maglagay ka ng gasolina diyan, no? No, pag binitawan mo to na walang lumabas na gasolina, so ibig sabihin may problema sa adjust mo, adjust mo onte, no? At kung pagbalik mo, itinulak mo na sa taas at lumalabas pa rin yung gasolina diyan, so ibig sabihin na sobrahan ka naman sa adjust. So dapat timingin mo siya, no? Para ma-adjust mo yung pasok ng gasolina. Sa mga ganito namang carburetor, may ilan-ilan na mga float na puro siyang plastic, wala siyang bakal, no? So hindi mo na po ma-adjust po sa part na ito, sa part na to, yung iyong floater, no? Ang gagawin mo na lang diyan, linisin mo na lang sa part na to yung nagsasara at nagbubukas ng fuel para pumasok, no? Then halimbawa if sobrang nipis na po ng pin mo, yun nga, dito sa carb na to madali lang to ma-adjust kasi kaya mo siyang adjustan dito sa part na to, eh, no? No, yung carb na ganito, napakahirap adjustin yung kanyang pin kasi halimbawa lang, eh, no? Kasi plastic yung iba nitong floater, eh. Plastic lahat, eh. No, hindi kagaya itong isang carb na to, may bakal dito sa part na ito, plastic dito. Yung iba nito, plastic, puro siya plastic, pero hindi lahat, meron namang mangilan-ngilan na may plastic siya saka may bakal na nakahalo sa floater. So kung ganun na yung ginawa mo, nilinis mo na sa part na yon, no? Nilinis mo na sa part na to rito at nag-overflow pa rin, no? Magpalit ka na ng repair kit. Tropa, kasi manipis na po yan yung dulo ng goma na ito. Dito sa dulo sa mga ganitong carburetor, no? Pero sa ganitong klaseng carburetor, madadala yan sa adjust. No, saan yung adjust? Dito lang tayo mag-adjust. So, adjust ng walang budget. Ayan, so hanggang dito lang muna yung video natin. Sana may naintindihan kayo sa sinabi ko, eh, no? At sana nakatulong ako sa iyo, tropa, sa problema ng motor mo. Kung wala kang naintindihan, tanungin mo lang ako, gagawin ko ulit siya ng video, or kung anong video yung gusto mong gawin natin dito sa channel ni Papa Chan, no? Or mag-comment ka lang po dyan, sasagutin natin kung ano man po yung hindi mo naintindihan sa sinabi ko sa video na ito. Ayan. So hanggang sa susunod nating video, mga idol, mga pops. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, eh, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button natin dyan at yung notification bell para lagi tayong updated sa mga videos, more videos na gagawin pa natin dito sa ating YouTube channel. Ayan. So maraming salamat sa mga nanood ng video na ito, gaya ng like ko sinasabi dito sa channel. God bless po, thank you! Tapos na tayo dito. Ano pa? Edi, peace, yo!